Morning po. Kamusta po tayo lahat? Isang mainit na umaga. Sarap po pagkain sa inyo. Anyways. Ako po yung nagagala na ako ay nasa harapan niyo muli para mag-lead. Para mag-lead sa atin ng praise and worship para kapurihan natin ang Panginoon. Kamusta po natin ang ating mga katabi? Left and right? Kamusta po? Kamusta rin po natin? Mga hindi po natin nakasama last week. Last week po, galing po tayong family. Let's eat. So, masaya po. Mas masaya po kung nandun kayo. Yung mga wala. Pero, may next year pa. Lalaroy ulit natin. Bakit ba? Anyways, bago po tayo mag-start ngayon umaga, inaanihan po ang lahat na tayo po'y kumikit. Tinupon natin ang ating mga ulo at sisimulan ko po ito sa isang panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito na binigay mo sa amin. Salamat dahil nandito muli ako sa inyong harapan para mag-lead ng praise and worship sa aming congregation. Father God, salamat sa opportunity na muli ako makaawi, muli ako makapalakpak para sa iyong pangalan ng hapon. Tunay nga na dakila ang iyong pangalan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mga pangangailangan namin. Ikaw ang Diyos na nagpapawi ng araw buhaw. Ikaw ang nagpapalamig sa mainit na panahon ng Father God. Ikaw ang tumutulong sa amin ng buhay ng mga baggage namin sa aming puso, sa aming isip, sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa amin ng mga sakit. At ikaw ang Diyos na laging nandiyan sa tuwing kailangan namin ng kausap. Tunay nga na nakita ang iyong pangalan. Wala nang iba kami sasambahin, kundi ang nag-iisang Diyos na katulad mo sa amin. Ngayong umaga, Father God, we humble ourselves sa lahat ng mga bagay na nangyari sa amin. Salamat, Father God, dahil despite sa mga shortcomings sa amin, binibless mo pa rin ang bawat isa, Father God. Di man sa mga bagay na gusto namin, pero meron kang mga bagay na napaprovide na yun yung plan mo for us na mas makabuti sa amin. Father God, ngayong umaga, kinapanalangan ko din ang mga kapatiran na wala rito, na nasa ibang lugar. Ingatan mo sila, and cover mo sila ng iyong kamay. At lahat kami rito, kahit mainit ang panahon, naway maging comfort namin ang simbahan nito. Habang kami umaawit, habang kami nagpapalakpak para sa iyong pangalan. Father God, humihingi rin kami ng kapatawaran sa mga bagay na nagawa namin, nasabi namin, naisip namin. Baguhin mo, o patuloy mong baguhin ang aming puso. At patuloy kang sumama sa amin, sa buhay namin, hindi lang sa loob ng church, pati na rin sa labas. Tulungan mo kami na mas maging reflection ka sa buhay namin. Tawag yung mas makita ka ng mga tao sa aming paligid, sa mga kaklase namin, kaibigan, kautisin ng paligid. Ngayong umaga, ihanda mo ang bawat isa. Buksan mo ang aming isip, buksan mo ang aming isip, ang puso sa paikinig ng iyong salita. At tawag yung ipanamdam sa amin ang kadakailangan mo ngayong araw. We love you, Father God, and this all we ask in His mighty name. Sabi po sa Psalm 95 verses 1 and 3, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord is the great Lord, the King above all gods." Tumayo po tayong lahat at awitin natin ang dakilang Panginoon. Thank you.
dala ko sa group prayer. So, meron pong mga nakalista ang mga prayer items dito po sa PowerPoint natin. So, mag-pray po natin yung mga baptismal candidates na nag-undergo ng baptismal class. And mag-pray din po natin yung council meeting sa May 18, yung kids and youth school ministry natin. May core planning din po sa susunod na Sabado. Pag-pray din po natin ang mga ministry leaders natin and yung mga ministry mismo sa preaching, praise and worship, sa youth, evangelism. And pag-pray din po natin ang mga workers at yung mga kapatiran natin sa pag-asa. Meron din po tayong mga kapatiran na may mga ramdaman o may mga hinihindang sakit. Pag-pray po natin. Same din po sa ating mga missionaries, provision sa kanila at yung bansa po natin. Mag-grupo-grupo po tayo. Mga tatlo or apat. At mag-share din po tayo ng mga personal prayers and concerns para makapag-pray din po ng inyong mga magiging kasama.
Sabi po sa mga awit, purihin sa Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamat. Kumayo po tayo lahat at muli po natin pawitan ng tayo. Sa lahat ng pagbabago, kaluwian mo ang nalang.
Magandang umaga po sa ating lahat.
maganda tayong lahat, di ba? Kaya maganda ang umaga natin. Kahit mainit po ang panahon, ay patuloy po tayong magpuri, magpagsamba sa Panginoon dahil ito po yung araw na itinakda ng Panginoon. This is the day. Ito po yung araw na inilaan niya para sa Kanya. Kaya tayo po sama-sama. Makinig niya ang Kanyang mensahe. Magandang umaga muli sa inyo. Salamat sa pagkakataon na makapagsalita sa harapan ninyo. Ano, mukhang matamlay pa kayo, mukhang nalulungkot kayo dahil gusto niya na ba tayo doon na lang lagi sa CCT? Ano, napakasarap. Biro mo, dalawang araw po na nandun tayo. Para bang wala kang dalang bagay, wala kang problema kasi nandun ka. Parang nasa ibang mundo ka. Talagang salamat sa pribileyo na binigay sa atin ang Panginoon para tayo magkaroon ng family retreat. Alam mo, sa thread natin, marami lumabas nung unang retreat natin to 2013. Nakakatuwa po ng mga lumabas na litrato doon noon. Ngayon, dati makita mo, papayat pa na. Ngayon, malusog na. Mayroon doon, mas maliit pa. Ngayon, mas matangkad pa sa magulang. Ako talagang, ang panahon ano, pag lumipas, hindi mo akalim, after 11 years, makabalik po tayo sa CCT. Salamat sa pagkakataon na binigay sa bawat sa atin ng Panginoon. Dapat tayo talagang ikuan natin po yun, namnamin po natin dahil isang pagkakataon po na bilang isang iglesia ay sama-sama. Kaya po pag tayo inimbatahan o inanyayaan o may ito ay bahagi po ng ating gawain sa ating iglesia, bigyan po natin ng pansin na bigyan natin na importansya dahil napakahalaga po ito. Pero sa ano kaya ang nararamdaman po natin pag tayo inimbitahan pero hindi ay na nag-invite ay hindi ka dumating. Siyempre po hindi siya happy kasi naghanda siya, nag-prepare siya, tapos hindi ka dumating, para bang na-discourage din sa mga nag-imbita sa'yo, siyempre. Kasi pinaghanda niya. Naghanda ng pagkain. Actually, naranasan po namin yun. Nag-imbita kami talaga, wishing, galing sa ibang bansa, talagang, sige, pupunta kami dyan. Pinaghanda mo, pinagluto mo ng talagang special. Kasi ngayon mo lang ulit makita, pero pagdating ng oras, sabi niyo, sorry. Oh, sorry. Andyan na, nakahanda na. Para bang pinaghanda mong ganyan, eh, hindi. Parang ang sama din ng loob mo. No? Siguro, ang Panginoon natin, Panginoon Jesus, sa pag-inibita niya tayo at kayo hindi niya arating o naghanda siya, ano kaya nararamdaman niya? Pero sa umaga ito ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay ang hindi yung ang retreat natin o ang naranasan po natin ang pag-iimbita ay hindi nakadalo. Pero ang topic po natin sa umagang ito, ang mga inimbitahan ni Jesus, nakabase po sa Luke 5:27-32. Pwede po tayong tumayo bilang pagbasa sa paggalang sa salita ng Panginoon. Siguro po mauna ako, sumunod kayo, and then mag-alternate lang po tayo. No? Luke 27. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said to him. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and large crowd of tax collectors and others were eating with them. Jesus answered, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance." Basahin na rin po natin sa Tagalog para lalo itong natin maintindihan. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa
paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya noon ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisisi. Salamat sa pagbasa ng kanyang salita. Magsiupo tayong lahat. Ang talatong binasa po natin ngayon umaga ay mababasa din po natin ito sa Matthew 9:13. At saka sa Mark 2:13-17. Bago po tayo magsamla, manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po muli sa inyong presensya sa umagang ito. Kasama namin kayo sa pananambahan namin. Naman Panginoon, ang dalangin namin, tanggalin mo ang mga balakid o mga problemang nasa isip namin na kayo po, Panginoon Diyos, ang pakinggan namin sa panandalian ito, Panginoon Diyos. Salamat po. In Jesus' name. Amen. So, ang topic po natin ngayon umaga, ang mga inimbitahan ni Jesus na sa text ng Luke 5:27-32. At may tatlo pong punto dito. Bakit sila inimbitahan ni Jesus? Una, para sumunod sila sa kanya, follow him. Pangalawa, para makasama sila, fellowship with him, at pangatlo, para magsisi sila to repent. Konting background po sa ating Luke chapter 5, kailan pa ba nangyari ito? Ito po ay nangyari noong 26 to 31 AD. At ang mga pangunahing karakter po dito ay walang iba kung ang ating Panginoong Jesus, si Simon, James, John, ang mga mangingisda, ang leper, at ang paralitiko, at siyempre si Levi, at saka ang mga Pariseo. Where did this happen? Saan po nangyari ang pagyayari ito? Around the Sea of Galilee, the city of Capernaum. Ito po ang pinaka-outline natin sa umagang ito, sa chapter 5. Calling of the disciples, mababasa po natin sa chapter 5:1-11. Healing of a man with leprosy, 12-13. Healing of paralyzed man, sa 17-26. Ang ating pong pag-uusapan ngayon umaga ay sa 27-30, the calling of Levi. At ang panglima ay Jesus' question about fasting. Okay? Ang inimbitahan ni Jesus. Bakit nga po sila inimbitahan ng Panginoon Jesus? Basahin ko lang po sa talata. Pagkatapos nito ay lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Napansin niyo po, ang umpisa po ng verse ay pagkatapos nito ay lumabas si Jesus. Ibig sabihin po, may pinanggalingan po ang Panginoon. Continuation po ito sa kanyang gawain. Na may pinanggalingan ang Panginoon Jesus. At nga, galing nga siya sa bahay kung siya'y pinagaling ang paralitiko at namangha ang mga taong nakasaksi sa nito kasama ang mga Pariseo. Namangha talaga ang mga tao dito dahil ng pinagaling ng Panginoon. Alam nyo, crowded masyado itong lugar na to, pero alam nyo, pag may determinado po kayo sa isang gusto nyong gagawin, ay ginawan po ng paraan. Yung mga talagang gustong pagalingin ng kanilang kaibigan, bumutas po sila ng sabubong para may babalang sa harapan ng Panginoon ng may sakit para mapagaling. At nang magkalabas nga niya sa bahay, nakita niya si Levi na isang tax collector sa loob ng tax booth.
Sino nga ba si Levi? Siya po yung may-ari ng Levi's Strauss, yung pantalon. Sino pa makakalam pa yung mga Levi's dito? Nagsusuot pa ng Levi's. Ang dami na po ngayon, pero hanggang ngayon, buo pa rin. Hindi po yun. Hindi po galing doon si Levi. Joke lang po yun. Siya po ay isang tax collector. Siya ay isang Galilean at anak ni Alpheus. At siya ay isang tax collector ni Herod Altipas ng Galilee. Alam niyo, pag sinabi pong tax collector po kayo, ay marami pong masama ang tingin. Alam nila na ito'y makasalanan. At alam niyo po, ito ay mga tinatawag ng malakas mag-kickback, mga tax collector. Ang tawag po sa kwan, sa Tagalog yung mga kickback, sumisipas patalikod. Kickbackers. Mukhang talaga malungkot ang mga ating mukhang pagod pa kayo sa ating mga nagnanakaw harap-harapan. Front kickers. Ay, bagamat ganun na lang po ang pagtingin sa kanila mga Pariseo at mga tao, siyempre po kahit na ganun si Levi, napapakinggan din po niya ang mga ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Bagamat siya nandun sa kanyang booth na naniningil, marami po rin siya nalalaman tungkol kay Jesus na siya ay isang nagpapagaling na may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo na sinabihan ng tao, ang bumuhay ng patay. Siyempre, ito po yung mga miracles na ginagawa ng Panginoon kahit ang mga kon nakikita po na at nababalitaan din po ng mga tao ito. Kaya nang makita siya ng Panginoon at inimbitahan siya ang sumunod sa kanya, walang pag-alinlangan. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod at naglingkod kay Jesus. Alam niyo po, si Levi hindi na siya nag-alinlangan na sumunod pa sa Panginoon. Dahil siyempre, kahit pa paano, dun sa kanyang pwesto, may mga pera din po doon na naiwa sa tax booth yun eh. At hindi sa pwesto na yun. At dahil alam niya, madali lang din maghanap ng kapalit niya. Alam niyo po, ang mga tax collector noon ay kahit ngayon, madali pong marami pong nag-aasam yung pwesto na yan. Kasi yan po ay, ang tawag ko po dyan ay hanap patay. Hindi, hanap buhay po. Hanap buhay. Madali lang po ma-fill up yung position na yan dahil gusto po, kadamihan ay gusto niyan mangulekta ng pera. Tulad po ni Juan, ni Zacchaeus, isa rin po siyang tax collector. Maliit lang po yan. Pero siya po ay gumawa ng paraan para makita ang Panginoon, Jesus. Ano pong ginawa ni Zacchaeus? Umakyat po siya ng puno ng sycamore. Sycamore tree. Para lang makita at mapansin ng Panginoon Jesus. At siyempre, sinabihan siya ng Panginoon, Zacchaeus, bumaba ka dyan na at ako'y pupunta sa iyong bahay. Yan po ang mga imbitasyon ng Panginoon sa ating. Minsan po, hindi lang natin binibigyan ng importansya. Ang imbitasyon po sa mga tax collector, tulad ni Levi at saka si Zacchaeus. By the way, si Levi po pala, ang pangalan niya ngayon ay Mateo. Siya po ang isang mga sasumulat sa aklat ng Matthew. Hindi lang po para sa tax collector at makasalanan ito. Ito po invitation, ito open-ended invitation para sa lahat na gustong makilala, tanggapin ng Panginoon bilang kanilang Panginoon at makapagligtas. Alam niyo po, nung kami po ay nandyan pa sa Fairview, hindi ko po makalimutan nang imbitahan kami ng dalawang misyonero. Kasi yung unang nakatira po kami dyan, yung wala pang bakod yung bahay namin. At syempre, pag may gustong mag-diretso ng kakatok sa pintuan, at
time ng merienda po yun, sabi nga may kumatok. Actually, marami pong kumakatok sa amin. Meron pa mga Jehovah's Witness. Pagpasok mo lang, pagbukas mo ng pintuan, ilalagay na yung kanyang pagod para hindi mo pwedeng saraduhan. Ibig sabihin, entertain mo sila. Pero ito po, nung sabi ko, sabi po nila, dalawa po yun. Sabi na, gusto niyo po bang mag-aral ng salita ng Diyos? Ako naman noon, medyo masungit pa eh. So, may bayad ba yan? May bayad ba yan? Alam niyo po, sabi niyo, wala pong bayad. Libre po ang salita ng Panginoon. Libre po ang salita ng Panginoon. Ano sa tingin niyo? Ano po sa tingin niyo ngayon? Tinanggap ba namin yung invitation? Wala ako dito ngayon kung hindi ko po tinanggap yung invitation. Kami po ay hindi perfectong tao, nagkakasala pa rin, pero work in progress po kami. Unti-unti yung binabago ng Panginoon. Dahil lahat po ay nagkakasala. Dahil ang Panginoon lang ang banal. Be holy, but for I am holy. Sinasabi lang po ng Panginoon yan, parang encouragement po sa atin, pag sumikapan mo maging banal, dahil yan ang kasama po sa kanya, imbitasyon po yan. Ngayon, tanong, sumusunod ba tayo sa imbitasyon ng Panginoong Yesus? Anong ating ginawa bilang pagsunod sa Panginoong Yesus? Pagbulay-bulayan po natin ang tanong na ito sa ating mga buhay. Bakit sila inimbitahan ng Panginoon Yesus? Una, ano po yun? Para sumunod sila sa Kanya. Paluhin. Ang pangalawa, para makasama sila. Fellowship. Makasalo. Makasama. Fellowship with Him. Pasahin ko po sa Luke 5:21. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking handaan sa kanyang bahay. Kasalo niya roon ang maraming maniningin ng buwis at iba pang mga tao. Alam niyo, pagka nag-share po tayo ng salita ng Panginoon, kailan invite, pagkatapos po natin invite, gusto natin po silang makahalubilo, makasalo, makapellowship, dahil gusto, ang fellowship po ay tulad ng ang gusto natin na mas, lalo natin makilala ang taong ating inimbitahan. At makilala din kayo, siyempre. Yun po yung proseso nyan. Kaya pa naggumagawa ka ng sitwasyon para magkaroon kayo ng pagsasama. Mas lalo kayo magkaroon ng kaluwagan ng loob sa bawat isa. Siyempre, ganun po yun ang sistema nun. At dito nga, sa mga paghandaan na ito, yung mga pagsasalo-salo, dito rin nakikilala ng Yesus ang mga taong dumadalog. Hindi lang po mga ating mga kapwa Kristiyano ang kwento, ang mga kasama niya, pero kasama po mga iba-ibang mga tao, iba't sari-sari makasalanan o ano, tulad nila Levi at saka Zacchaeus na nakilala na, at siyempre gustong makilala ng lubusan ng Panginoon ito. At talagang yun po yung kaparaanan. Hindi ko rin po makalimutan na kami mga bagong mananampalataya noon. Noong nagba-Bible study po kami laging iniimbita na itong mga missionary. Ba't kaya ito? Minsan mayroon dancing lesson, may cooking lesson. Yung bahay na yan po dyan, sa tapat na yan, dyan po nakatira si Peter and Lynn Coulson. Pumupunta po kami dyan dahil magaling pong magluto ng Chinese. Mayroon po siyang wok, Chinese wok, at dito pinapakita na pagkain pala. Bahagi pala yun para ta makasalo kami, makilala rin po namin mga ibang kanilang mga iniimbitahan, siyempre para magkaroon po ng fellowship, makasama, magkakilalanan, at siyempre ma-develop po yung friendship. Yan po ang mahalaga sa ating pagkikipagsalo, yung ang pagkikipagkaibigan. Mas lalo natin makilala yung mga tao na ating dinidisipulo o ating binababol study.
At syempre, pag nakikilala po natin, ipinagpipray po natin sila kung ano man mga problema nila. At syempre, may kasiyahan din. Hindi naman po lahat kasiyahan. At syempre, yun po yung proseso ng mga ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin. At dapat po natin tularan ang mga ginagawa ng ating mga. Sa aming pong lugar, last year po, ay kami po, nung pagkatapos ng po ng pandemic, ay siyempre, nung biro mo, 2 years, ano, pero kami po ay naglalakad. Ako lang po nung naglalakad. Way back po talagang tumatakbo ko pa ikot, pero ang ginagawa ko po ay isang Jericho walk. Pinapanalangin ko yung lugar namin, siyempre, para gawain po ito ng Panginoon eh. Tandaan niyo po, pag kayo po ay may gustong gawin, ilapit niyo ito sa Panginoon. Ito is Jericho walk, is isang bagay na pinapanalangin mo lugar na gusto mong makakilala ang Panginoon Diyos. Yan po ang tinatawag nilang Jericho. Nung pagkatapos ng pandema, si Nona at si Ken ay nakasama ko na rin sa paglalakad. Every morning po yan, especially ako, pero si Nona at si Ken, si Nona, Tuesday and Thursday, Thursday, Saturday. Si Ken naman pag Saturday lang dahil nagtuturo umaga. At dito po nakita ng mga tao, marami po kami nakakilala dito eh. Siyempre marami din naglalakad. At nakikita kami bilang isang pamilya naglalakad ay na-amaze sila. Dahil sila, hindi nila may isama ang mga anak nila. At natutuwa po yung mga ka-walkers namin yun. Alam niyo po ba ngayon, every Thursday may fellowship kami sa bahay. Third morning, magastos po ano, pakakainin na. Tapos yung every sa isang buwan, dalawang beses po kami nagkakaroon ng prayer time at devotion, Bible study. Last Friday lang po, 11 po kami. Pero yung grupo po namin ay 21 na. Kaya nga yung ginawa po yung naming opportunity nung Pasko, nung birthday po ni Nona, in-invite namin sila. Katapos birthday ko, in-invite din namin. Pagkatapos po ng birthday, kala ko tapos na ang aming kagastusan. Ay, sila na mismo nagsabi, oh, mag-Christmas party naman tayo dyan sa inyo kasi first time na lang po. Sabi nyo, kala namin hindi open tong lugar nyo to. Hindi, para open tong lugar na to para sa lahat. Sabi ko, bahay ito ng Panginoon, welcome po kayo lahat. Kaya pagdating po ng 18, may Christmas party ulit. Talagang nakakapagod po, pero ito po ay gawain para sa Panginoon. I can do anything to Him who gives me strength. Matanda na rin kami. Malam mo, thunders na tayo. Mag-asikaso. Kasi minsan maabot kami hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Pero salamat sa kalakasan na binibigay ng Panginoon sa atin. May kwan na rin po kami. Sa 21, mayroon kaming 10 mananampalatay doon. At mga professional po ito. Mga doktor, businessman, at mga attorney. Mahirap po, pero para sa Panginoon, doon po nagkakakwentuhan. Siyempre, unti-unti po namin nakikilala sila. Problema nila sa kanilang mga pamilya, mga anak. At doon po na ipag-pray sila. Sila po yung mga extended family na rin. Kaya nga nung pag tayo pong makontento na umaten lang ng worship Sunday, tandaan po natin ang ating theme for the year is Be One, Make One. Kaya pagsikapan po natin na meron tayong maiimbitahan na makakilala sa Panginoon. Ano pong sabi ng Panginoon? Na ano pong sinabi ng Panginoon sa katanungan ng isang pariseo, bakit kaya nakikisalo sa mga tax collector at mga makasalanan.
hindi po direktang tinanong sa Panginoon ni Jesus ito sa mga kanyang mga alagad o mga disipulo. Pero ang Panginoon na mismo ang nagsumagot. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ang talatang sinagot, binasa natin ay mayroon pong question natin dito. Mayroon ka bang dinadaluhan na Bible study or discipleship group? Bukas ba ang tahanan ng ibang tao para makilala din nila ang ating Panginoon sa Jesus? Pagbulay-bulayan po natin yan at sagutin po natin sa ating sarili. Bakit sila inimbitahan ni Jesus? Ano pong una? Para sumunod sa Kanya. Pangalawa, para makasama sila. At ang pangatlo, para magsisi sila sa kanilang mga sin. To repent. Basahin ko po sa verse 30, but the Pharisees and the teachers of the law who belong to their sect complained to his disciples, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Jesus answered them, it is not the healthy who need doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners for repentance. Pag natanggap niyo po ang imbitasyon na makilala ang Panginoon, gusto niya kayong makahalo. At pagkatapos po ng mga ganong sitwasyon, ay gusto niyang magsisi ka kung ano man yung mga nagawa mo masama. Dahil yun po ang completion ng ating, ang kanyang mission dito, ang obedience, sumunod po kayo sa kanya. Nang tanongin ng Pariseo ang mga alagad ni Jesus kung bakit sila kumakain o uminom kasama ng mga maninilang buwis, makasalanan ng pagkat ang tao, tanong ay para sa mga alagad ni Jesus, siya na mismo ang sumagot nito. Ang payag na, hindi ako narito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Upang sila'y magsisi. Repentance. Ang pagsisisi po ay tatalikuran mo na kung anong dati mong nagawang masama, hindi mo na po ulitin. Pero ang pahayag ni Jesus na ito ay sampal sa mga Pariseo na akala nila sila ay matuwid at dapat sa kanila makikipagsalamuang ang Panginoon Jesus. Sa mga sagot ni Jesus na ito dito, nagalit ang mga Pariseo dahil sa kanila patama ito. Bilang isang mananampalataya, dapat makita sa atin ang nakaraan natin po ay hindi na nagpapatuloy dahil pinagsisihan na natin at ihiningi ng kapatawaran at nang tanggapin natin ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Hindi tayo perpekto at nagkakasala tayo, pero alam ng Panginoon yan, ang kanyang biyaya ay dakila. Kung tayo ay nagkasala, umika agad ng kapatawaran. Alam niyo po ang si David, ang man, sinabi ng Panginoon na daman, yan ang taong nasa aking puso. Si David ay nagkasala. Nagkasala po si David. Pero siya po ay ang talagang nasa puso ng Panginoon. Pero nagkasala po siya. Nare-rise ng ni Haring David ng kanyang pagkakasala ay talagang na-frustrate niya ang Panginoon. At humingi po siya ng kapatawaran. Sabi ng ni Haring David, I have sinned greatly in that I have alone done this thing. But now please take away the iniquity of your servant. For I have done very foolishly. Humingi po siya ng kapatawaran. Alam niyo po ba nung humingi siya ng kapatawaran ng si Haring David, talagang dumapa po siya at nagsumot ng sackcloth. Para bang talagang nagpakumbaba po siya.
ang tatlong essence po ng pagkakapatawaran, ang paghingi ng repentance ay kailangan mong i-admit na ikay nagkasala at i-assume mo yung responsibility at kailangan mo rin i-accept ang consequence nito. Bilang isang iglesia, ang nagkakasala natin mga kapatid ay kung nagkasala at humingi ng tawad, at alam niya yung consequence, ina-admit niya ang consequence. Kaya yun po yung proseso ang ginagawa natin dito. At ang ginagawa na naman natin bilang isang iglesia ay pinapatawad. Yun po ba? Yan po yung proseso sa atin. Napakaganda po ng kanyang repentance ang Panginoon. Basta kung meron po kayong Biblia, ano, sumunod po kayo sa akin, sa Psalm 51, yan po yung prayer ni David bilang paghihingi ng kapatawaran. Sabi sa Psalm 51:1-4, "Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out of my transgression." Pangalawa, 2, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. 3, for I know my transgression and my sin is ever before me. 4, against you only I have sinned and alone that evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Yan po yung talagang mataimtim na panalangin na David nung humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon sa kanyang kanyang pagkakasala. Dapat po pag tayo nagkakasala, humingi kagad po tayo ng kapatawaran sa Panginoon dahil yun po yung gusto niya. Basahin ko po sa 1 John 1:9. "If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness." Hindi po nakapakabuti ng Panginoon. He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Kaya po may nagawa kong kasalan, ihingi nyo pa agad ng tawad sa Panginoon. Araw-araw po tayo, nagkakasala tayo. Maraming sa pagising natin sa umaga hanggang sa buong maghapon. Natitiyak ko po, nagkakasala po tayo. Kaya pagdating ng buwan, hingin nyo na kagad ng tawad yan. Dahil ang Panginoon natin ay Diyos na magpatawad. Hindi lang ng panahon ni David, noon, ngayon, at magkakailanman. Magkakasala pa rin po tayo, pero ihingi po natin ang kapatawaran. Pero yun po yung kanyang gusto ng Panginoon. Salamat sa katotohanan na ito, dahil ang ating Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad. At kung tayo humingi ng tawad, ang Diyos natin ay laging handang magpatawad. Tanong, nakikita ba natin sa ating buhay ang pagbabago na bunga ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan? Pangalawa, hinihingi ba natin kaagad ng kapatawaran tuwing tayo ay nagkakasala? Ang mga inimbitahan ni Jesus na sa ating pagtatapos, bakit sila inimbitahan ni Jesus? Para sumunod sila sa Kanya, paluhin. Pangalawa, para makasama sila, fellowship with Him. At pangatlo, para magsisi sila sa kanilang kasalanan. Para sila, magsisi sila. Ang imbitasyon niya ay hindi nagbabago. Ito ay para sa lahat ng gustong sumunod, magsisi, at tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Salamat sa salita ng Panginoon sa umaging ito. Purihin ng Panginoon. May isa,
may isang imbitasyon po uli ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo dadako na sa ating puling apunan. Ito po ay ginagawa natin tuwing unang linggo ng ating ng buwan ng ating banal na hapunan. Siyempre ang Panginoon ay nag-imbita nung siya ay buhay pa para makasalamuhan natin siya, magsisisaya ating mga kasalanan, hanggang ibinigay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng panibagong buhay, magkaroon ng buhay na walang kan sa lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya. Binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Nandiyan po yan sa John 1:12. At sa oras na ito po, ang imbitasyon po muli ng Panginoon, ginawa niya ito para maalala natin sa kanya na ang simbolo ng itong juice na natin sa harapan natin ay ang kanyang dugo, at ang tinapay na ito ay nagsisimbolo ng kanyang katawan. Pero ang imbitasyon na ito ay mayroon pong gustong mangyari ng Panginoon. Bago ko ay makisalo sa kanyang banal na hapunan, ay siya sa atin muna natin na ating sarili bago kayo makasalo. Dahil ang Panginoon ay talagang banal. Gusto niya po na sa wala kayong dinadalang bagay pagdating sa kanyang imbitasyon. Dahil siya po yung honored guest natin dito. Kaya humingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan na gagawa natin. Bigyan ko po kayo ng isang dalawang minuto para mag-reflect po sa mga buhay ninyo at humingi ng tawad sa Panginoon bago tayo dumako sa banal na hapon. Gawin po natin. Panginoon, nandito po ang elemento ng juice at saan tinapay sa harapan namin. Ilang pag-alala sa inyo ang yung katawan at dugo na sumisimbolo nito. Lord, we ask forgiveness for all the sins that we have done sa isip, sa salita at sa gawa. At salamat po sa kapatawaran na ito na binibigay ninyo sa bawat sa amin. Kapag humingi po kami ng kapatawaran na talagang you graciously give that forgiveness to each one of us, Panginoon Diyos. Tunay kang dakila, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, na makasama kami sa umaga ito sa banal na hapunan. We just want to honor you and give you glory. We pray this in Jesus' name. Amen. Inaanyan niya ang kupuang bawat sa atin na kumuha ng elemento ng tinapay at saka ang Diyos para sabay-sabay po tayong gawin po ito. Magsitayo po tayo.
Itaas po natin ang ating mga tinapay. Noong gabing siya ay ipinagkanulo ang Panginoon Jesus, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pirasoyon at sinabi, "Ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Gawin po natin. Matapos maghaponan, dumampot siya ng kupa nabi. Ang kupang ito ay ang bagong tipa ng Diyos na pinag-ibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Gawin po natin. Manalangin tayo. Salamat Panginoon Diyos na maalala namin bilang isang iglesia ang iyong sinapit, ang iyong dinanak ng dugo at iyong katawan ng nahirapan upang kami matubos sa aming mga kasalanan. Salamat na bilang isang iglesia inaalala namin ito tuwing unang linggo ng buwan. At nawa Panginoon Diyos, hindi lang ito, kundi araw-araw ng buhay namin, alalahanin namin na may isang Diyos na nagbigay ng buhay para nagkaroon kami ng panibagong buhay, ang buhay na walang hanggan na sa lahat ng tumanggap sa Kanya. Ito po ang dalangin namin sa matamis ng pangalan ng Diyos. Tawagin ko po si Jun at saka sa paramangon at saka si Jason para mga lukta naman. Ah.
this coming Wednesday po ay meron na ulit tayong prayer meeting at 7:00 PM at ang ating facilitator po ay si Tita Norma Dayan. So in person po yan at magkita-kita po tayo para sa ating prayer meeting. So darating po na linggo, 9:30 AM ang ating worship service at ang ating worship leader po nun ay si Aki Habade at ang ating preacher ay si Ate Shamira Habitana. Mother's Day po niyan, so ang message po natin ay nakapaigon sa sa darating din po na May 19, third Sunday of the month, ay patuloy pong magkakaroon ng Community of Disciple Makers from 1:00 to 3:00 PM dito po sa Doña Carmen. Pero open po ito sa lahat po yung mga Disciple Makers sa batasan. So kung kayo po ay isang DG group leader or small group leader, ay welcome na welcome po kayong lumaloy dito. Meron pong lunch pagkatapos ng ating worship service. At pagkatapos po nun ay pag-uusapan natin ang ating mga DJ groups. So, ang topic para sa araw na yun ay shepherding a following group. So, sana po ay makadalo ang lahat ng discipleship group leaders. Para po sa mga birthday. Birthday ko. Birthday ko po sa May 7. At pagdating naman po ng May 8 ay birthday po ni Tita Remy Gonzalez. So, nasa New Zealand po siya pero pwede po natin siyang sa messenger. At pagdating naman ng May 10 ay birthday ni Matt Diraz. Ayun po. Ang buong buhay ng Panginoong Yesu Kristo ay halimbawa, pagbibigay ng halimbawa kung paano tayo dapat mamuhay. At sa tinignan natin na verses kanina, ipinakita ng Panginoong Yesu Kristo kung paano at kung sino ang mga dapat nating lagutan at bahaginan ng salita ng Diyos sa pagpapatuloy ng kanyang gawa. Pero yung mga halimbawa niya sa atin ay hindi lang doon. Ang mga halimbawa niya sa atin para makapamuhay ayon sa nais ng Diyos ay yung buong buhay. Tumayo po tayong lahat at tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Babasahin ko po ang dalawang talata mula sa Psalm 90. Ang sabi dito, verse 16, "May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children." Ang sumulat ng Salmo, sinasabi niya sa Diyos na ipakita mo sa amin, Panginoon, ang mga gawain mo. At yung kaniningan at yung pagpapakita ng Panginoon ng kanyang gawain ay siyang magiging guide natin sa Kanya. "May the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us." Yes, establish the work of our hands. Manatili po tayong nakatayo para po sa Panginoon. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po nating awitan ang ating Kapilang Diyos.